Hello mga guys! Magandang gabi sa ating lahat. Ang lulutuin natin ngayon ay magluluto ng ginataang kalabasa na may sitaw at alimango. Ayan po mga guys, nangangailangan tayo dito ng 1 kilo ng kalabasa. Di po ba? Pag kumukuha tayo ng mga gulay na ating ilalagay, ay tignan natin yung fresh na fresh talaga para malutong at manamis-namis. Ito po yung kalabasa na ginamit ko. 1 kilo po ang kinuha ko dyan. At dito po ang sitaw. Tignan natin din yung bago at malutong pa siya para matamis. Ayan, kalahating kilo ng sitaw. Ito na po siya, 1/4 ng okra. Ayan, at 200 grams ng karne. Niluto ko na po siya, nilaga ko siya. I-reserve natin yung kanyang pinaglagaan para pang sabaw natin. At itong alimasag na 1/4 kilo, ito ring alimasag ay niluto ko po na po ito sa prinito ko sa sibuyas, bawang at luya. Ayan, at nangangailangan pa tayo dito ng sibuyas na konting maliit lang o medium size, at itong luya, at itong 4 na butil ng bawang at powdered paminta, at ang seasoning at ang asin. Ayan po, at ang gata. Since maliit po itong ginataang gulay na aking nakuha, ay dadagdagan ko pa siya ng 1 kuko mamagata na fresh. Katumbas po ito ng 1 buong gata, at ang mantika na ating panggisa, at ang extra tubig kung sakali man kakailanganin natin kung kukulangin itong pinaglagaan natin ng karne. Ayan po mga guys, at magsisimula na po tayo. Igigisa na po natin ang ating karne para mag golden brown siya at lumabas ang flavor ng kanyang lasa, at para rin magisa itong ating mga sibuyas. Lagyan natin ng mantika. Ayan. At ilagay na po natin ang ating sibuyas, ang luya, at ang bawang. At isabay na rin natin ang ating 200 grams na nilagang karne. Ayan. Igisa natin siya hanggang sa mag-golden brown, at atin pong isusunod ang ating kalabasa at ang sitaw. Ayan na po mga guys, na golden brown na po itong ating karne. Pwede na po natin ilagay ang ating 1 kilong kalabasa. Ayan na po. Ayan. Sunod na rin po ating ilagay ang ating sitaw. At atin pong lagyan ng konting asin. Yung paglalagay po ng asin ay atin pong titimplahin para hindi po siya masyadong maalat. At atin na pong ilagay itong ating 2 tasa ng ating pinaglagaan ng karne. Ayan. Ayan. Atin po siyang tatakpan at pakuluan, saka natin ilagay yung mga ibang ingredients natin gaya ng gata. Ayan po mga guys, takpan po natin siya at isimmer po natin, at titignan po natin kung malapit na maluto. Ayan po mga guys, lakasan muna natin ng konti ang apoy. Ayan, balikan natin mamaya mga guys. Oh, ayan na po mga guys, kulong-kulo na po ang ating sitaw at kalabasa. Ayan, ang ganda ng kulay oh mga guys, ha. Sa tingin pa lang ay ang takam-takam na. Wala pang gatayan mga guys. Kaya ilalagay na po natin ang ating ginataang gulay. Ayan. Maliit na sachet ito. Kaya dadagdagan natin siya ng ating kuko mamagata. Mainam na ilagay na rin natin para maghalo po, manuot po ang gata sa mga gulay na ating inilagay habang kumukulo siya. Ayan. Di po ba mga guys? Ang sarap ng kumain ng gulay. Kumain tayo ng gulay pag palaging
karne. Ayan. Ayan. At ilagay na rin po natin ang ating powdered paminta na dalawang sachet. Ayan. At ang ating alimasag. Alimasag nga pa ito, maliliit, hindi ko alam. Basta yan. Ayan, 1/4 po ito. Prinito po ito bago natin ihalo sa ating ginataang sitaw at kalabasa. Ayan. Di po ba mga guys, ang sarap. Ayan, at atin pong lagyan din ng konting seasoning. Optional po ito kung gusto nyo maglagay o hindi. Ayan, at mamaya po ay ilalagay natin itong okra. Mahuhuli po ito kasi madali lang po itong maluto. Kaya haluin natin at atin po siyang tatakpan at atin pong babalikan mamaya para ilagay na rin natin ang ating okra. Ayan po mga guys. Oh, ang sarap. Oh. Ang bango. Ang bango. Ayan. Tapon natin. Haluin natin mabuti para ma-mix po ang gata na ating nalagay. Ayan. Kung kinakailangan dagdagan pa natin ng sabaw o tubig ay atin po siyang dadagdagan. Pero sa tingin ko ay tama po muna itong kanyang tubig. Ayan, takpan na po natin siya at hayaan natin kumulo pa hanggang sa maluto ang kanyang gulay at atin pong ilalagay yung okra at atin pong titikman kung tama ang kanyang lasa. Ayan po mga guys, takpan po natin. Oh. Ayan na po mga guys. Ayan. Naluto na po. Sa tingin ko ay konti pa. Ayan. Ilagay na po natin ang ating okra. Ayan. Ayan. Atin pong haluin para makasabay yung okra. Madali lang po maluto yung okra kaya hintayin po natin ulit ng kunting minuto pa saka natin siya hanguin. Ayan, dito ba mga guys? Ang sarap, ang bango. Ayan. Ang bango ng lasang amoy ng alimasag. Alimango. Ayan na nailagay. Ayan po. Pakuluan po natin siya para maluto po yung okra tsaka natin hanguin. Babalikan po ulit natin mamaya. At bago pa yan, lasaan nga natin kung tama yung kanyang lasa. Para malagyan natin ng konting asin kung kulang pa. Ang sarap. Ang sarap mga guys. Tamang-tama po ang kanyang lasa. Kaya, takpan natin at luto natin ng konti at saka natin siya balikan at hanguin mga guys. Yan. Okay, ayan na po mga guys. Sa tingin ko ay luto na po itong ating ginataan kalabasa na may sitaw at alimango. Ayan. Ayan, patayin na po natin ang apoy at natikman na rin po natin kanina na tama na po ang kanyang lasa. Atin na po siyang hanguin at ihain habang mainit pa. Ayan na po mga guys, ito na po ang ating ginataang kalabasa na may sitaw at alimasag. Ayan po mga guys, di po ba sa tingin pa lang ay ang sarap na katakam-takam. Ayan po mga guys, maraming salamat sa panunood at sana magluto rin tayo ng ganito. Ang inihain natin ngayon ay gulay. Mayaman po ang gulay sa vitamin A, vitamin C, calcium at fiber at mga iba pang minerals at vitamins. Ayan po mga guys, maraming salamat.
At sana huwag kayong magsawa sa panunood. God bless po mga guys at don't forget to like and subscribe. Bye bye po!